Welcome back to our YouTube channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang mga mahal ninyo sa buhay. At of course, for our vlog today, pag-uusapan natin, nakita niyo naman sa title, pag-uusapan natin, paano ba magsimula ng negosyo kung ikaw ay kaunti lang or halos wala kang pera, yung sakto-sakto lang yung pera mo para sa pang-araw-araw. Bago yan, ay gusto kong i-announce muli na umabot na po tayo sa 63,000 subscribers. And I would like to take this opportunity na magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong tiwala, suporta at pagmamahal. Walang duda, kailangan ang pera para makapagsimula ng isang negosyo. Kaya naman, ito ang nagiging dahilan o rason ng karamihan para hindi magsimula ng sariling negosyo. Kahit gustuhin pa nila at pangarap nilang magkanegosyo. Hindi nila magawa dahil wala o kakaunti lang kanilang pera. Yung tipong sapat lang o minsan ay kulang pa para sa pang-araw-araw na gastusin. Pero alam ninyo, naniniwala pa rin kayo na kapag gusto ay may paraan. Kaya kahit walang pera, pwede pa rin makapagsimula ng negosyo. Mahirap, tama, mahirap, pero hindi imposible. Piliin mo sa mga paraan na sasabihin ko sa vlog na ito. Depende sa sitwasyon mo. For sure, may mapupulot ka dito. Una, gamitin kung alin at ano ang available. Tingnan mo sa paligid mo kung alin ang available o kung aling gamit ang pwede mong gamitin. Halimbawa, kung mayroon kang refrigerator, pwede kang magtinda ng yellow at ice candy. Makakabili ka ng plastic na para sa yellow sa halagang magkano? 20 pesos, most probably. Kung mayroon kang laptop at internet, humanap ka ng racket online. Siyempre, gamit din ang anong skills or yung skills na mayroon ka. Mag-offer ka ng mga online services gaya ng writing, picture editing, video editing, at marami pang iba. Pangalawa, gamitin ang mga skills na mayroon sa'yo. Mayroon kang skills na pwede mong pagkakitaan. Baka hindi mo lang alam na pwede palang pagkakitaan ang skills mo. Tama! Kailangan alamin mo kung ano-ano yung mga skills na yan. For sure, may mga bagay na magaling ka. Yung tipong lahat ng tropa mo kapag kailangan ng ganung bagay sa iyo lumalapit. Pero ginagawa mo iyon para sa kanila ng libre. Alamin mo iyon. Pwede mong pagkakitaan yung skill na yan, online man or offline. Pangatlo, maging masipag. Pwedeng magnegosyo ang walang pera, pero hindi ang tamad. Hinding-hindi. Walang lugar sa pag-asenso ang mga taong tamad. Pera lang kung marami ka ng pera at pinanganak ka ng milyonaryo. Pero kaya ka narito kasi naghahanap ka ng pagkakakitaan. Meaning, wala kang pera o kailangan mo ng extra. Tama ba? Kaya naman, bawal ang tamad. Kung magsisimula ka ng pagtitinda ng yelo, sipagan mo ang paggawa ng yelo. Baka naman paggawa mo ng yelo ay tamarin ka sa kalagitnaan. Pang-apat, palaguhin o palaguin ang puhunan o yung kapital. Isa ito sa problema ng karamihan. Nagsisimula o nagsimulang magnegosyo. Kapag kumita na kahit konti lang, gagastusin na kaagad ng kung ano-ano mga bagay. Ang tip, sa halip na gastusin, idagdag muna ito sa puhunan linggo-linggo para umikot. Mula sa pagtitinda ng yelo, kapag kumita ka na, pwede mo nang gamitin ang kinita para maging puhunan sa pagtitinda ng mga frozen foods gaya ng hotdog, tosino at iba pa. Diba? Simpleng paraan pero lumalago ang negosyo sa mga ganyan. Pangatlo,
Panglima, huwag panghinaan ng loob. Sabi nila, bukod sa mga pagninegosyo ay para lang sa may pera, ang pagninegosyo ay para rin sa mga malalakas ang loob. Sa pagninegosyo kasi, hindi palaging kikita. Malaki ang risk at malulugi ka. Sa pagninegosyo, maraming rejections, maraming failures. Nakakapanghina ng loob kung iisipin mo ito. Pero yung rejections na yan, yung mga failures na yan, yung mga magdadala sa'yo sa tugatog ng tagumpay. Basta kailangan lang ang maging malakas ang loob at huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kung magiging matumal ang benta, okay lang. Bawi na lang sa susunod na araw. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Nagiging matumal talaga ang benta. Kahit yung mga malalaking tindahan. Okay? Huwag kang susuko agad. Sana ay nakatulong sa iyo ang mga tips na binigay ko. Kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito, support nyo naman ako sa pamamagitan ng pagsasubscribe sa aking YouTube channel at pag-follow sa aking Facebook page. Please, please, please also mag-subscribe ka din sa aking bagong YouTube channel, Franz Byron PH. We will be posting exciting and different topics na vlogs sa channel na yan, kaya mag-subscribe ka na. Now na! Maraming maraming salamat sa patuloy ninyong panonood at pagmamahal. Kita-kita tayo dito sa vlog na ito at sa ikalawa or second vlog ko, account, YouTube account ko. Okay? And, of course, ingat always.